Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ito ang spell na nais kong gawin nyo dahil itong spell na ito ay magbibigay sa inyo ng limpak-limpak na swerte. Ito ay gagawin nyo lamang sa 12 lamang ng April. Ito lamang ang buwan at ang araw para gawin ang spell na ito. Kaya naman ngayon ay simulan na natin. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa at sisimulan ko na. Paalala lamang po, kapag wala kayong paniniwala sa spell na ito, ay huwag nyo na po itong gawin dahil bukod sa magsasayang kayo ng oras, ay magsasayang rin po kayo ng mga gamit na gagamitin natin. Unang-una po ay kailangan nyo ng isang mangkok. Di baling anong kulay ng mangkok o kung anong uri ito ng mangkok, basta ay mangkok. Ngayon na mayroon na tayong mangkok, ay lagyan nyo lamang ito ng isang dakot na bigas, ganyan. Dumakot lamang kayo ng bigas at maglagay lamang kayo doon sa inyong bowl o sa inyong mangkok. Sunod naman po ay kakailanganin rin po natin ng buong bawang po. Buong bawang po ang kakailanganin natin, ngunit dito po hindi ito ay buong bawang, ngunit ang dapat nyong gagamitin ay buo pong bawang at sa kanyo isusulat ang inyong apelido. Kung iba-iba ang apelido ng nakatira sa inyong bahay, ay isulat nyo lahat ng apelido nyo. At ilagay nyo dito, halimbawa ay Dominguez. Ngunit kung isa lamang naman ang apelido niya sa inyong bahay, sa loob ng inyong tahanan, ay ayos na po ito. At sunod naman po, ay maglalagay naman po tayo ng isang kutsarang asin. Ngayon naman po, kung ang isang tao po sa inyong bahay ay kasal at hiwalay, ang gagamitin pa rin po ay ang kanyang apelido sa kanyang asawa. Dahil ito po ay inilulun na sa Diyos. Yan, maglalagay lamang po kayo, ihahalo nyo po. Kahit hindi nyo ihalo, basta ay ilagay nyo lamang sa itaas. At maglagay kayo ng bawang na may sinulat nyo. Ngayon, ito ay optional lamang. Ito ay optional lamang, ngunit maaari kayong maglagay rin ng langis. Kahit anong uri ng langis. Ito, ang gagamitin kong langis ay coconut oil. Maaari rin po yung kahit anong langis, halimbawa ay peanut oil o olive oil. Basta huwag po yung langis na pang haplos. At pagkatapos po nito ay hahawakan mo ito at pipikit ka lamang. Iisipin mo ang swerte na magkakamtan nyo pagkatapos nyong gawin ang spell na ito. Ngayon ay ang gagawin mo ay ilalagay mo lamang ito sa inyong altar. Hindi mo ito kailangang palitan kada linggo. Maaari mo itong palitan kapag ito ay pinamahayan ng halimbawa ay langgam o ng ipis. Huwag nyo itong hahayaan na mabahayan ng mga insekto. Ngayon naman kung ang bahay nyo naman ay puro insekto at sa tingin nyo ay mababahayan talaga ito, ay maaari nyo itong takpan ng pulang tela at wala ng ibang kulay pa ng tela. Basta ay pulang tela lamang. Ngayon ito ay maaari nyo palitan kada isang taon. Ngunit maaari rin naman na kada 6 na buwan. Salamat po sa inyong panonood. Dito po ay itatambay nyo lamang doon at huwag po itong papakilaman. Huwag hayaing abutin ng bata at laro-laruan. Sana po ay nakatulong ito sa inyo at sana po ay ito ay nakatulong sa inyo. Huwag nyo pong kalimutang i-like ang video ito at mag-share sa ating Facebook page. Ngayon po, kung ito po ay sinubukan nyo, i-comment nyo po sa ibaba kung ano ang naging epekto nito. Marami pong salamat.